Alright guys, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Mabilis na paglaya ng anak ni Secretary Remulla. Ayan, pinuna ng isang kongresista. Ayan, District Representative Edsel Lagman. Ang nakapabilis na pagwawalang sala ng anak ni Justice Secretary Crispin Remulla na si Juanito Remulla. 3 months lang, ayan, kaugnay na kasong kinalaman sa illegal na droga. Ayan, kinumpara ni ito ni Remulla na dating Senador Laila De Lima na halos 6 na taon nakabilanggo dahil sa isang kaugnay din ng illegal na droga. Alright, ayan, panoorin po natin guys. Ipinagpapasalamat ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang pagkakaabswelto ng kanyang anak na si Juanito Jose Remulla III sa kasong possession of illegal drugs. Kasabay nito iginiit ng kalihim na hindi siya nakialam o ginamitan ng impluensya ang kaso. The court has already rendered a decision. I did not interfere in any way with the process. I trusted the process. And I wish my son further redemption in the future. He has to make something out of his life. Something better than what happened to him. So, siyempre, you're relieved, you're happy. He had the right to be presumed innocent in the first place. So, I'm just glad that the justice system. Walang courier. Dapat courier. Dapat deliverable. Boy, dapat postman. Ang nag- deliver sa kanya yung PDEA agent. May question doon. Dahil kung yan talaga regular na controlled delivery in our legal opinion, dapat ang nag-deliver niya yung postman at na tinanggap niya, binuksan niya, nakita niya ang akin nga to, kinlaim niya, hindi yung dumating yung PDEA, ibinigay sa kanya yung parcel, hindi pa nga niya nabubuksan, bigla na siyang inaresto. Tumanggi na rin siyang magbigay komentaryo sa Philippine Drug Enforcement Agency na humuli sa kanyang anak. Ngunit ayon sa PDEA, pag-aaralan nilang mabuti kung saan sila nagkulang na naging daan upang maabswelto sa kaso si Remulla III. Sa ganitong paraan ay maiwasan na ang mga pagkakamali sa mga susunod na operasyon. Iginagalang din anila ang naging desisyon ng korte sa kaso. Batay sa desisyon ay sinulat ni Las Piñas Regional Trial Court Branch 197 Acting Presiding Judge Ricardo Moldes II, mayroong reasonable doubt o butas sa kaso laban sa nakababatang Remulla kaya acquitted ito sa kaso. Una ay hindi eksaktong pangalan ng anak ng kalihim ang nakalagay sa package na naglalaman ng illegal na droga. Para sa isang Juanito Remulla kasi ito at hindi kay Juanito Jose Remulla III. May butas din kung isinagawa ang controlled delivery operation. Ayon pa sa korte, hindi rin sinunod ng PDEA ang chain of custody requirement sa ebidensya dahil walang ipinatawag na mga testigo sa inventory ng nakumpiskang illegal na droga. October 11, 2022 nang maaresto si Remulla III sa Las Piñas City dahil sa pagtanggap ng parcel na naglalaman ng 1.3 million peso na halaga ng high-grade marijuana o kush. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Alright guys, ayan, naniniwala ba kayo kung hindi nakailam si SOJ Remulla dyan sa kaso ni Juanito Jose sa kanyang anak? 3 months lang, nakalaya na. Ayan, maraming salamat sa support, Rob Trip, and see you again sa next flash report natin. Thank you so much and God bless us all.